Sir, good morning. At salamat na bigyan po tayo ng chance na makapanayan po natin ang Kawani Buhat po sa DOH Oriental Mindoro. Sir, pakilala ka lang muna sa ating tagapakinig, sir. Sige po, ako po si Raymond Garcia. Ako po ang kinatawan ng kalusugan sa para sa Calapan City, Nauhan and Victoriano po. So DOH representative po. And lahat po ng health concerns ng LGU ng Calapan City when it comes to health ay sa akin po kinukonsult or dinadirekta po. Mm-hmm. Sir, ang isa sa pinag-uusapan ngayon, sir, ayun pong tungkol doon sa HEA, yung Health Emergency Allowance para po sa mga health workers. Sir, pakibigyan muna po kami ng info. Ano po ba, o background there? Ano po ba itong HEA na tinatawag nito? Okay po, yung Health Emergency Allowance po, ito po yung mga insentibong binibigay sa ating mga health and non-health worker na nung nag-umpisa po ang pandemya, hanggang sa natapos po ang deklarasyon ng pandema. Ito po ay base sa Department Memorandum Number 2022-0390 o yung implementation po ng Health Emergency Allowance Processing para sa grant ng Health Emergency Allowance para sa eligible population ng mga private and public health na facilities po. So, sino po ba yung mga qualified po dito? Ano? Ang binibigyan po natin dito ng Health Emergency Allowance ay yung mga tao na health and non-health worker na assigned po, una po, dapat ay health or non-health worker assigned sa health facility. Ine-emphasize po natin ano na dapat ay assigned sa health facility, tapos ang kanila pong function ay may kinalaman sa pag-manage po natin ng COVID-19 noong time na yun po. Ano. So, either tayo po ay assigned sa mga yun po, sa mga RHU, hospitals, kaya po ibang mga private po natin, mga BHS po, ay kasama po doon. So yun po, health non-health worker, function ay sa COVID-19 response, tapos po ay assigned sa health facility. So three basic na requirement lamang po yun. Kung hindi po tayo pasok doon, hindi po tayo talaga mabibigyan ng allowance. Pero kung pasok po tayo doon, katulad po ng mga health worker po nating assigned sa RHU, ang mga doctor, nurses, midwife, at iba pa pong mga allied health na health worker plus yung mga assigned po mismo sa facility ay entitled po sila. Ganun din po yung ating mga BHWs po na kasama po natin sa barangay. Ano. So, I think ay marami pong dun sa 600 plus na monthly na pinapasa ng City Health and Sanitation Department ay yung ating mga volunteer health workers po sa barangay po. So, magkano sir yung amount na natatanggapan doon? Monthly basis ba ito? Ito po ay ang coverage po natin dito ay sa base po sa circular na nilabas ay simula July 2021 hanggang December 2021. Tapos po yung nauna po kasing na-release na tapos na natanggap na po yun ng ating syudad po ay yung January to June 2022. Pero kasama din po sa coverage yung July to December 2022 and January to July 2023. So yun po yung mga periods na may entitlement po yung mga qualified health workers. Ano po? So tinatanong niyo po kung magkano ano, depende po yun eh, nagbabari po siya sa degree ng responsibilities na ating ginagawa at kung saan tayo naka-assign. Halimbawa po, dati po nung mga taong 2021, ito po yung peak na madami pong kaso ng COVID-19, tapos bukas po yung ating isolation unit. So ayun po mga nagdu-duty sa isolation unit na nagke-cater mismo ng mga positive patient, taga-handle mismo, lumalapit, nag-aalaga, sila po ay yung mga posibleng makategorize as sa high-risk na category. Meron po tayong mga moderate risk at sa low risk. Yung mga low risk, yung wala talagang direct involvement sa mga pasyente ng COVID-19, bagamat sila po yung health worker na assigned to health facilities. So nagbabari po yung amount din na posibleng matanggap kapag na kompleto po nila yung required na rendered hours per month. Ano po? So dapat po kasi ang isang health worker o yung isa sa entitled for HEA, dati po ay OCA pa yung tawag, kung baka po kasi mas familiar iba sa OCA, tas ginawa po siyang HEA, dapat ay nakakapag-render tayo ng at least 96 hours per month para po makuha natin yung buong entitlement kung either tayo ay low risk, moderate risk, or high risk. Kapag low risk po, 3,000 po yun. Kapag moderate risk, per month. Opo, per month. Doon po sa mga na-mention kong buwan. Moderate po, 6,000. Kapag high risk ay 10,000. So, hindi naman po lahat ng mga health worker nakakategorize as high risk kasi hindi naman po lahat ay nagka-handle ng
COVID-19 patients. Ayan. So, kaya po yung iba, yung mga nagtitest, iba po yung category nila, yung mga nagko-contact trace, iba po yung category nila, at yung ibang mga papel yung hawak lamang na may kinalalaman din po sa COVID-19 yung function ay nakakategorize as low risk. Ano po? Tapos, depende kung gano'ng kadaming oras yung na-render nila. Ano? So, kung at least maka 96 hours ka, kahit lumampas pa ito ng 180 or ano, yung para sa 96 hours lamang yung makukuha din natin. At hindi po siya automatic na kapag halimbawa ay naka 96 hours ay makukuha natin ng buo. Kung halimbawa, ang nakapag-render lamang tayo ng 8 oras na high risk yung activity natin, na function ginawa natin, so yun lang po yung mamumultiply ng para dun. Parang prorated po siya. Ano? So kung mas madami tayong na-render na pang low risk, so mas madami po yung computation natin sa low risk. So malinaw po na ito ay programa ng national government, ng DOH. Apa. So ano naman po yung role ng local government unit sa programa? Okay po. Ang pinakauna pong role syempre natin is yung ma-check po natin sino po yung mga eligible na health workers or non-health worker na isasama sa listahan. Ina-upload po kasi ito sa isang, yung tawag po natin ay HIPS po, ano, yung sa Health Emergency Allowance Information System. So, on a monthly basis ay ina-upload po dito yung mga health worker na qualified from previous months at nilalagay kung ilan yung rendered nila, anong category nila. At pagkatapos po nilang i-upload, kami po sa Provincial DOH, sa CHD Mimaropa, ay binavalidate po namin yun kung tama. Kasi minsan, may mga na-upload na wala pong rendered hours o kaya ay mali yung pagkakategorize. So, binabalik po namin yun. Kasi kapag halimbawa na na-upload na, in-approve namin, pagdating ng central office, second level validation po yun, dinidisapprove pa rin po nila yun. So, sayang po yung panahon. Eh, yung next uploading po nun, sa sunod na buwan ulit. So, parang kapag na-disapprove ka, isang buwan ulit yung hihintayin mo para ma-upload mo yung tamang master list noon. Ano po? So, sino yung merong karapatan na mag-upload niyan? Opo. Barangay ba? Considering na nasa barangay level yan. Sino? Opo. Yung may access lamang po dito, meron po tayong sa bawat LGU, isa lang po yung may account. Ano po? So, meron pong ino-authorize ang ating City Health Officer kung sino po yung authorized na mag-upload on her behalf po. Na siya po yung on a monthly basis, siya po yung mag-upload. Ano po? So, ang ibig sabihin, kapag i-upload na niya, na-check na po ito ng ating mga midwife, yung sino yung sa mga BHWs. Then, second level, yung from midwife, sine-check po ng mga nurses na supervisor nila. Then, tsaka po ipapasa sa mga rural health physician na may handle po sa cluster na yun. Tapos, tsaka pa lang po i-endorse kay doktora na yun po yung list na for uploading. Then, yung pong ating uploader, si Sir Harold po yun, Laudensia, siya po yung mag-upload naman sa system. So, ang problema lang din po natin sa system, minsan mabagal, kaya minsan, ina-upload po niya yun sa bago mag-alas 12 o kaya alam pa sa alas 12 kasi kung saan mabilis yung sistema. Within the day naman po yun, dun sa araw na assign tayo once Sir, a month. As to distribution, let's say, natapos na itong mga prosesong ito, da-download sa local government unit. So, sino talaga yung nasa authority na mag-distribute nito? Kasi baka nagkakameron ng maling kaisipan sa ating mga kababay, lalo na mga beneficiaries na kanino na ba talaga yung pondo, sino, kanino nagtatagal, sir, pakipaliwanag po. Sige po. Yung, so, after po nila ma-upload yun, ma-approve po namin, then i-approve din po yun ng central office. Tsaka pa lang po nila pwedeng i-download yung tinatawag nating CREC master list. Ano po? So, dun sa naka-CREC master list, naka-PDF po yung file na yun. So, talagang hindi natin ma-edit. Kung ano po yung in-upload, naka-approve na amount, yun po yung lalabas doon. May pinapasign po yun. Tapos, kapag na-sign na natin, may kopya pong ipinapasa sa opisina po namin para i-process po yun kasama yung attestation form. Tapos may iba pa pong requirement na hinihingi sa LGU, yun pong MOA po natin. So dapat mapirmado yung MOA, plus may kaakibat po siyang mga SB resolution para sa pagpapatoo at LHB resolution para sa listahan ng mga health workers. So on yun pong MOA, yearly po yun. So yung for 2021, iba po yung MOA, 22, iba rin, 2023, ano po. So after po nun ay hihintayin po maproseso sa opisina po namin. Pag napasa po yung mga requirement na yon, hihintayin po natin na maabisuhan ulit ang LGU kapag ito ay ready to release na. So far po yung na-release natin for Calapan City is yung January to June 2022. So yun po, yun po. Ano po ba yung requirement naman kapag para maibigay sa mga eligible health workers? So meron po tayong tinatawag na quit claim
na ipinapapasa po sa individual po yon at monthly din po yung pagpapapasa. So ito po yung pinapanotaryo. Tapos kasama din po sa patotoo na nakapag-render tayo ng yung nilagay nating oras doon, kung 96 hours po yun, ay pinagpapasa din po ng kopya ng DTR tsaka ng accomplishment doon sa specific month na naka-mention po. Then, since ito po ay downloaded po, check po itong binibigay sa LGU na kinukuha po from our treasurer's office. So, from treasurer's po, so sila na po yung namamahala sa disbursement po para sa required po na makatanggap po. Nabanggit po ninyo na yung huling payment data parang 2022. Opo. Okay. Ibig niyo po ba sabihin yung 2023, wala pa? Opo. Yung 2023 po ay ang status po niya ay hindi pa po siya approved ng central office. So wala pa po talagang nare-release. Kahit po yung sa ibang facility, hindi pa po kasi priority na i-release yung 2023 na entitlement ng HEA. Ang priority pong ma-release ngayon yung 2021. So lahat po nung mga facility na nagpasa ng kanila pong requirements for HEA ng July to December 2021, yun po yung mga inuuna. Linawin lang natin. Opo. Linawin lang natin. Ito pong HEA na ito, yearly po ba ito na i-release? Hindi po. Meron lamang po siyang specific period. Simula po nung July 2021 hanggang nung nalip na po ni Presidente yung pandemic. So natapos po ang entitlement ng HEA July 2023. Yun po yung covered period. Yun ang covered period. Now, nabanggit ninyo kanina, yung 2022, parang nakuha na? Yung January to June po, yun po ay na-release na po sa... So, meron tayong backlog? Meron pa pong hindi po mga na-release. Not yun only in Calabar City. 2021 yan. Yun pong July to December 2021, July to December 2022, at January to June 2023. Okay. So, pag so, sinuma natin, parang 18 months or 19. So maliwanag, gano'n ha. Yung sinasabi na yan, eh wala pa up to now dito sa LGU. Hindi pa po na-download. Okay. At kung sasabihin ng ilan natin mga kababayan, ay bakit nagkaganon, meron ako, tapos meron po mga backlog. Saan nagkaroon ng problema, sir? Actually, yung po kasing request ng fund po niyan from central office ay tranche-tranche. So, ibig sabihin, hindi po lahat nung pinasa natin kung gaano kalaki yung ni-request natin for the amount ay mabibigay kaagad. So, depende po kung gaano kalaki yung pondong ibababa ng central office ay ang mapapriority po doon ay yung mga nakakapagpasa na kumpleto na ng requirements and awaiting for funding na lamang po. So, kabilang na po doon yung mga requirements na pinasa natin from Calapan City sa mga awaiting for funding. Ano sa po? Madaling salita, ang LGU, walang nag-aabang din. Nag-aabang din po ng release from CHD. Kahit kami po, nag-aabang din po eh. Kasi sabi nga po natin, akala natin marirelease ng December, pero subalit data po at ay hindi po siya na-release. Pero lahat po ng mga required na uploading from Calapan City, na-upload naman na po. Okay. Kung sakasakali, i-release na po ito, ito po ba, dagli ninyo agad, ipapaalam sa LGU at para yun makapag-prepare yung... naman itong recipient? Opo. Dahil po yung, yun pong cheque po itong nire-release po eh, on ang isang buwan, isang voucher, ano po. So, kapag meron pong mga months available na po na cheque po release, ini-inform po agad namin ng LGU para po makuha nila. Kasi ayaw po nating mag-steal din po yung cheque doon. At meron pong guidelines din po yung sa release ng HEA na dapat from time na natanggap nila ay mapabigay at maipasa yung utilization pagkatapos agad. Okay. Agad ano ba yung protocol po ninyo dyan? Kapag ka nagkaroon ng cheque na ipaalam na ninyo sa LGU, na ipasa na ninyo, ano ba yung protocol niyo diyan? Antimano, ipagkaloob agad or ibinbin? Ano ba? Ano bang po ninyo diyan? Meron pong period po na dapat ay ma-release na po yung sa specific month. Ano po? At ang may mga hindi ko lang po kabisado kung gaano katagal from time na na-receive po kung ito ba within a month or two or kung may specific time frame. Pero sa ang LGU po ay ini-inform na dapat ay kung hindi pa napapasa yung mga yung kanila pong utilization ay need po nilang mapasa within specific time period. So, balikan ko anyway, po kung ilan po yung... Isa lang malinaw. Opo. Wala pang nare-receive. Wala pa po ulit nare-release sa Calapan City. Nare-release. Opo. Okay. Though baka po magtataka yung iba, sa ibang LGU po may mga nare-release yun. Po. Yan. Opo. Kasi sinasabi nila baka yung sa iba nare-receive nila yung ganito. Calapan, wala opo. Pa. Meron pong mga bayan na nare-release na po yung kanila for that period. Pero may mga bayan pa po na
hindi pa na-release bagamat nakapagpasa na ng requirement. Meron pa po mga bayan na hindi pa rin nakapagpasa ng requirement. So talagang hindi po siya magsasabay-sabay kapag ni-release kasi hindi naman po sabay-sabay nagpapasa ang mga bayan at hindi rin sabay-sabay ito na po proseso. Siyempre kung alin po yung naunang magpasa, sila po yung mas maunang maproseso. At yung mga mahuhuling magpasa, yung kagaya po ngayon, may mga hindi pa po nakapagpasa. So talagang hindi nila ma-expect na matatanggap nila kagad yun. Sapagkat yung mga required documents na inaasahan pong ipapasa ng LGU ay hindi pa po natatanggap. Pero nakakumpleto na ba? Napasa na po ng Calapan City po yung sa for 2021 sa 2022. So, yung 2023, kaya may hindi pa po tayo napasa, may hindi pa po na-approve ang central office na need po na ma-approve muna ng central bago po ipasa ng Calapan yung sign. So, malinaw sir, na yung bola, wala na ngayon sa Calapan. Alin po? Ang bola sir, dito sa isip po na ito, ay nasa... Opo, waiting na lang po tayo ng release po from central office ng DOH para sa pondo po dun sa mga buwan na naipasa po natin for health emergency allowance po for Calapan City po. Sir, may idea ba kayo kung ilan po yung possible beneficiaries or recipients from Calapan City? Sige po. Yun pong sa ipinasa po natin at based po dun sa computation na natanggap ko po today ay naglalaro po sa bilang ng... Teka lang po ha. Yan. So yung for 2021, ang numbers po ay mga nasa 600 plus na katao po. So kasama po yung mga BHW talaga, mga yan. Tsaka yung ibang mga volunteer health worker din po. And BNS po, ay iting kasama din po yung BNS. For 2021, kasi yun po yung madami talagang mga ano po. Na nasa 600 to 620 katao po yun, monthly. Yung mga, hindi ko lang po kayang i-specify ilan yung mga makakatanggap ay ganitong amount kasi ang LGU naman po ang nag-determine ganun. Based on assessment po, opo. Yun pong sa 2022, mga 500 plus po yung kataong mga ano po. Then for 2023, mga 550 katao. Sa data nyo sir, Calapan yung may pinakamarami? Madami din po yung, meron pong ibang bayan na marami rin po kasi madami din sila mga volunteer health workers. Pero isa po yung Calapan sa may pinakamadaming health workers since madami tayong barangay, madaming worker po tayo sa RHU. Facilities po. Natin dito. Opo. So siguro okay na yun at naintindihan na lang ating mga health worker yung mga bagay niyan. At panghuli siguro, baka pwede mag-advise kayo sa ating mga health worker. Particular yung mga nag-aabang ha, ng sinasabi niya na HEA, no, ha, para kayo mismo ang mampaliwanag na sa ating mga health worker na heto, nasaan ba, papadating pa lang, magantay-antay ka ba, nasa inyo po yun. Go ahead. Sige po. So, sa atin pong mga kasamahan sa health po na nag-aabang nung sa health emergency allowance, ano po. So, ang atin pong health emergency allowance ay pinoproseso, ano po. At ito po ay kapag dumating yung kaukulang pondo ay ibibigay sa ating LGU. So hintayin lamang po natin yung abiso at kami po i-advise po agad namin ang LGU kapag meron na po tayong mga available na check-in na pwedeng i-pick up para sa health emergency allowance. Ano po? So kung inaakala po natin na ito po iniipit o itinatago ay wala pong mga ganong bagay sapagkat wala pa naman po ulit na nare-release na mga pondo para sa health emergency allowance na specific na release for Calapan City. So, yun po. Maghintay po tayo ng abiso mula sa ating City Health, sa ating mga kasamahang midwife at mga health worker din na sa tanggapan ng kalusugan dito sa Calapan. Kung kailan po ito, sakaling na maibigay na po sa atin ay sa schedule kung kailan ito pwedeng makuha. So, ihanda din lang po natin yung mga requirements na dapat nating ipasa upang mas mapabilis po yung pagpoproseso natin at pagtanggap ng mga kaukulang insentibo para sa mga qualified health worker. Muli po, maraming salamat po.